Si kaya yung mga yan, yung kandidatong ganyan, malakas lang yan sa dyaryo. Sa tao, mahina yan. Oh, yan ang totoo niyan eh. Tingnan ninyo si Vice President Robredo, bakit siya lahat ang pinupuntirya? Makikita mo, Manchurian candidate talaga eh. Ha? Yan si Naisko, Manchurian eh. Ang inaatake lagi si BP. Bakit? Inaano ka ba ni BP Robredo? Ha? Oh, mga kaibigan. Inaano ka ba niyan? Di ba? Bakit tinatarget nila? Bakit si Digong nyo tinatarget si BP Robredo? Lahat ng kandidato na kalaban ni BP Robredo, siya ang tinatarget. Hindi naman niya sinisiraan sila. Hindi ba? Nananawagan pa nga sa mga supporter niya na huwag kayong makikipag-engage sa ganyang klase ng... Kasi mababang uri yan eh. Mataas ang uri ng pagkatao niya eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, mababang uri ng laban yan eh. Hindi tayo dyan dapat. Dapat magpaliwanag. Eh, kung ako nga tatanungin ninyo eh, sino paliliwanagan natin? Itong mga ito na sarado isip, na ang gustong paniwalaan eh, yung gusto nilang paniwalaan. Hindi na nagbabase sa katotohanan. Oh, katulad natin, bakit dati Marcos-Marcos tayo, di ba? Oh, eh nagbase ako sa katotohanan eh, sa kasaysayan eh, mga kaibigan eh. Oh, namulat tayo, hindi ba? Masama ba mamulat? Hindi masama ang mamulat, di ba? Kaya yung body cam na yan, dapat siya ilagay sa mga politiko. At saka ito, paano yung sinasabi mo? Tatanungin eh, yung huwag kang basta maniniwala. Ang batayan dyan, yung credibility, mga kaibigan. Halimbawa, di ba merong mga sumusulat na columnist, di ba? Iba pa yung journalist eh. Oh, pareho yan, nag-PPR yan eh. Oh, mga kaibigan, pagka yung mapera nasa pwesto, ang laging pinupuri ng kolumnista, kargado yun. Sigurado yun, mga kaibigan. Walang paltos yun. Ha? Dumededi yun. Kaya yun eh, DDS. Ha? DDD. Ayun. Mga kaibigan. DDD. Oh, ha? Tsaka yung nagpapanggap na dyaryo, yung pala PR. Paano mo malalaman yun? Yung dapat mong paniwalaan, yung ibig sabihin ng credibility, ha? Dapat mo bang paniwalaan yung mga ganon? Ha? Halimbawa, yung dating tao ni Isko, yung Malutikya. Tawag pa nila ron, Tikiya eh. Ano yan, Tikila? Tikiya. Ha? Tikiya yun eh. May kapitbahay ako sa Tondo, yun ang pangalan eh. Apelyido, Tikiya eh. Oh, mga kaibigan. Oh, ngayon, halimbawa, itong Malutikya, ha? Hindi ba yan eh, founder, tagapagtatag, at CEO, Chief Executive Officer ng isang kumpanya na nag-i-engage sa, sa survey. Alam nyo, ito na lang ha, yung kumpanya niya, pag nabasa mo yung profile, survey daw sila pagkatapos eh, PR din. Hindi pwede yun. Yung pagsasabayin mo, hindi pwede yun. Parang dito sa mga politiko, hindi ka pwedeng maging bayani kung magnanakaw ka. Kaya si Marcos, hindi pwedeng maging bayani yan dahil magnanakaw yan eh. Pag sinabi mong bayani ka lang. Tulad ni Rizal, o bayani yun, talagang bayani lang yun. May kaso ba si Rizal magnanakaw? Si Andres Bonifacio, may kaso ba ng pagnanakaw? Wala, kasi bayani sila. Eto mga ito, gusto maging bayani na, mga kaibigan, magnanakaw pa. Hindi pwede yun. Kaya may kasabihan tayo yung kapag ang lakad mo ay itik at ang huni mo ay itik, abay itik ang tarantado ka, hindi ka agila. Nagpapanggap dito, agila raw. Ha? Mga kaibigan,
paano ka magiging agila? Eh, ang lakad mo, itik. Ang huni mo, itik. Paano mo nasabi? Abay, kalain mo. Ang sabi, eh, nakaandaan niya, Dabaw. Ha? Nakaprepara na mga pamimigay. Relief. Ayan. Eh, hindi lang ginagamit ang tweet. Yan. Hindi raw siya nagtitweet. Eh, saan natin nabasa yun? Eh, sa tweet din. Yung pinagmamalaki niya, hindi raw lang nila pinagmamalaki. Wala raw camera, walang tweet. Ha? Walang Facebook. Oh, saan niya sinabi? Eh, sa Twitter. Kaya, pagka ang huni mo e itik, ang lakad mo itik, abay itik ka. Huwag mo sabihin agila ka ng Dabaw. Ngayon, ito, yung malutikya. Diba dati yan kay Isko? Nung araw pa, nung tatakbo pa lang na mayor si Isko, iyan ang gumagawa ng survey niya eh. Ha? Biglang lumutang yan eh, yung survey. Hindi naman totoo yung survey eh. Eh ano siya, PR. Kaya nung napuesto si Isko, binigyan siya ng pwesto bilang presidente ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. O ngayon, nagkokolum ito sa dyaryo, mga kaibigan. Alam nyo, deklarasyon. Eh kaya ano raw siya, ang vice president niya raw si Sara. Abay, pwede ba yung meron ka survey firm pagkatapos meron ka kandidato na sinusuportahan, mga kaibigan? Oh, eh sana kung ako PR, hindi naman ako PR eh, ikaw PR ka eh. May profile kang ano eh, naka-display sa kwan eh, sa Google eh. Oh, i-Google nyo yung pangalan niya. Makikita ninyo yung profile ng kumpanya niya at kung ano siya, mga kaibigan. Oh, yan ba paniniwala mo pag naglabas? Siyempre, pag naglabas ng survey yan, ang mataas doon si Sara. Alam ka naman, babagsak sa survey niya si Sara. Di ba? Eh dahil sa narinig nila ito ngayon, pwede niyang gawing strategy, palalabasin niya muna mahina ng konti. Konti lang, ha? Mahina ng konti. Tapos sa bandang uli, puro malakas na yan. Malakas man loko. Kaya ano eh, okay, basta-basta naniniwala. Mahirap po yan. Oh. Katulad yan, daming nabibiktima ng mga fake na memes. Di ba? Yung mga litratong nilalagyan ng salita. Oh, eh, meron. Karaniwan na, ano, merong natutuklasan na yan pala ay fake news. Oh, di ba? Kasi may fast-checking na ngayon eh. Meron na ngayon nagkakandak ng mga pag-check, bine-verify, verification, mga kaibigan. Meron ng mga, katulad ng Rappler, yan, nagbe-verify yan eh. Di ba? Yung mga litrato ni Bongbong na maraming tao, yung pala, ano yun? Magic pala yun. Konti lang pala tao ron para ramihin, ha? Mga kaibigan. Tapos yung background, eh, ano, isang building. Yung pala sa Disneyland pala yun. Rally, ano pala yung pagtitipon pala ng mga gay yun, mga bakla, mga tomboy, di ba? O, sa Disneyland ginawa. Yung sa Anaheim yata, mga kaibigan. Alam ko, yung Disneyland, nasa Anaheim yan eh. O. Pero tapos eh, ginagamit yung litrato. Meron pang litratong nilabas yung mga damuhong pangkat ni Bongbong Marcos eh. Yung ano, litrato sa Thailand. Yung mga nagpo-protesta ro, nakapula. Akalain mo, supporter daw ni Bongbong Marcos yun. Mga walang yata, hindi na nahiya eh. Ha? Hindi na nahiya sa Thailand oh. Ginamit oh. Oh, yung rally nila doon, yung pinatatalsik yung prime minister, mga kaibigan. Oh, ang dami, halos lahat ng nilalabas na litrato niya. Yung lamang ginawa nila dyan na perwisyo sa EDSA. Ah,
para masabing marami sila, alam nyo, ginawa, hinarangan yung EDSA, ha, ng mga kotse nila tsaka ng motorsiklo para wala makaraan. O di magta-traffic, ha? O mga kaibigan, di ang daming sasakyan. Sa motorcade daw nila yun. Mga kaibigan, o, yung ba motorcade, traffic yun. Nagmumura nga yung mga tao ron eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo, mabalahaw sila ron. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, ano ba yung mga nandyan na video? Ha? Oo, binabati natin yung Pinoy Pink Ninjas for Lenny sa Japan, no? Na nagdaos ng kanilang Christmas party kahapon at nagpadala roon ng mensahe si Vice President Lenny Robredo, si Kiko Pangilinan, si Senator Trillanes, ha? Ang mga nagpadala at nagpaabot ng mensahe sa kanila. At binabati natin ito, lumalaki, palaki ng palaki yung grupo nila dyan sa Tokyo o sa Japan. Pakita mo nga yung mga litrato na naipadala natin. O, ito ho, ha? Pinakikita namin sa inyo, ito'y sa Tokyo, ginanap sa Asia Center Hotel. O, yan yung sinasabi natin sa inyo, yung unang hotel na dyan ako na pinatulog. Ah, nung unang punta natin sa Japan. Ayan ho, panoorin ninyo, ha? Itong mga, yung mga nasa social media na sumusubaybay sa atin. Binabati natin ang Pinoy Pink Ninjas for Lenny sa pangunguna ni Roy Asinyero, mga kaibigan, na siyang organizer nitong grupong ito, ha? Congratulations sa inyo. At naging masaya yung kanilang pagtitipon. At yan, ang mga, sa mga nanonood sa atin, makikita nyo sila. Oh, ang dami nila eh. Asan ba yung group photo na lahat sila? Oo, yan po. Yan, oh, ang dami rin eh. Di ba? Eh, nag-umpisa yan. Ilan eh. Kailan lang yan? Ha? Last month lang yan inorganize, mga kaibigan. Oo. Inulit natin ang ating pagbati sa grupong Pinoy Pink Ninjas for Lenny, ha, sa Tokyo, Japan, sa pangunguna po ni Roy Asinyero. Dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korrupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi pa
panadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Honey Lacuna! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na